Sumayin niyo ang pagpapala. Isang magandang araw sa inyo lahat. Ang ating pong pag-uusapan ay bayan at bansa. Ito po ang title ng ating pag-uusapan. Pero bago po lahat, tayo muna po ay dumulog sa Diyos at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Aming banal na sa langit, salamat po sa pagkakataong ito, O Diyos, na kami ay tudulog sa iyo sa trono ng iyong ubasan. O Diyos, dalangin namin ang video ito ay magrema sa makakarinig, sa makakapanood kung ano ang mensahe, Panginoon, nakapaloob sa video ito. Dalangin namin, Panginoon, sa pangaraw-araw namin na iligtas mo kami sa anumang kapahamakan sa mga labanan ng bansa sa bansa na way hindi madamay ang bansa namin. At ganoon din po sa bayang Pilipinas, ang bayan namin ito ay dalangin po namin mapalitan na or kung magkaroon ng magandang talalabasan sa election, Lord, ibigay mo yung the best na mamumuno sa amin ayon sa yung kalooban, Panginoon. Bigay mo sa amin ang kapayapaan na at matalinong presidente upang sa ganun maging payaparin kami, maging kami panatag. Salamat po sa ibibigay mo, O Diyos, na magiging leader ang basa namin at naway ligtas siya sa anumang kapahamakan kung sino may napili mo, Panginoon. Sa iyong papuri, parang at kalawatian sa pangalan mo, Jesus. Amen. Tayo po ay mag-uumpisa sa ating pag-uusapan ay patungkol sa noong World War II. Labanan ng mga bansa sa bansa noong panahon yun. At na po itong hindi na po natin pahabain. Ang bansang Hapon na lamang ang natitira sa nakikipaglaban. Marami na silang nasakop ng mga bansa at humantong sila dito sa Pilipinas. Kumawa ang Amerikano ng paraan para mapasuko at nagpabagsak sila ng bomba sa Hiroshima noong August 6, 1945 at ang pangalawa ay sa Nagasaki noong August 9, 1945. Kaya napilitan ang bansa ng Japan mga Hapones na sumuko. Sumuko sila noong September 2, 1945 sa Amerikano kasama ng Pilipino. Doon natapos ang pangalawang digmaan sa buong ito. Ang bayan po at ang bansa ay pinag-aharian ng Diyos. Kaya ako nasabi, dahil nais natin magkaroon ng kapayapaan sa bawat bansa, sa bawat bayan, sapagkat ang Diyos ay hari ng kapayapaan. Kaya ito yung ating pag-usapan patungkol sa mga sitwasyon ng ating bayan at ng bansa. Mga kapatid, dumadala na ang sitwasyon ng mundong ito, patuloy tayong gagawa ng hindi patuloy tayong gagawa ng hindi mabuti sa paningin ng Diyos. Ang pagpapala ay mapuputol, hindi natin itong kakamtan sapagkat hindi nais ng Diyos na tayo ay gumawa ng masama. Sapagkat meron tayong bagamat meron tayong will, self-will, pero ayaw ng Diyos na tayo ay mapariwala. Bakit tayo mapapariwala? Dahil na rin sa ating kapwa. Andyan yung pandidibak, yung kapwa, pagmamataas sa kapwa, pagsisiraan, at mga chismosa, maraming mga naninirang puri, yung mga CCTV, yung CCTV dyan, yung tinatawag ng marites. Yan. Yung mga walang kabuluhan, mga salita, yung mga pagpupost ng di maganda sa Facebook,
sa social media yan po ang isa sa nagpapasira sa buhay ng tao. Marami na papahamak dito, maging lalo na magkaroon talaga ng internet, yan na magkaroon na ng komunikasyon ng lahat, na nagkaroon na ng hidwaan dahil ang alaman na nagkabansa na ganito na basa sa social media. Kaya kung ano-ano na po yung lumalabas, kaya napapasama po mundo. Marami na po ang napapahamak. Yung paggamit po niya na dapat sa mabuting paraan, sa paghahayag ng salita ng Diyos, yan po yung mabuti. Yan po ay inalaw din naman ng Diyos para magamit ng tao, lalo-lalo ngayon sa paghahayag ng kanyang mga salita. Pero kung ito'y gagamitin mo sa walang katorya-torya ang bagay o mga nonsense na video, sisendin ka ngayon, gusto mo lang mag-viral, makilala ka, dapat doon sa mga may mapupulot kang aral, may mapupulot kang mabuting bagay. Yan. Lalo, ganoon din po yung teknolohiya. Yan. Tayo po ay makakaranas at mapahamak sa mga bagay na ito. Dahil ang teknolohiya na natin ngayon ay grabe na sobrang ano na yung level niya. Talagang ito ay marami ng tao sinira sa teknolohiya, lalo na yung sandata militar, yan, mga missile, mga atomic bomb, yan ay papatunoy na ang ating mga sandata ay high-tech talaga. Mga gadget, yan, isa yan, nakakasira din, lalo-lalo na yung mga kabataan, magkakaroon ng sakit karamdaman mga kabataan pag sila'y nababad sa radiation ng cellphone, lalo na yung mga kabataan naglalaro ng magdamag, maghapon, yung mata nila masisira din. At hindi lang yung mga kabataan, pati yung mga nanay, tatay, nabababad sa Facebook, kahapon din yung pagsaing, hindi niya nakapagluto, doon na lang nakatuto. Minsan, yan, na-observahan ko lang ako, minsan na bababad din ako, minsan, pag ano mo, ano, oras na, alas 12 na, tabahali na wala ka pa sinahin, iaminado ako dyan, dahil lahat naman tayo gumagamit ng gadget. Pero dapat, sa tamang oras, yan, tamang oras, bigyan natin ang panahon, at bigyan din natin panahon ang pakipag-ugnayan sa Panginoon. Pagbabasa ng Bible, lalong-lalo na upang sa ganun ay alam natin ang kaloob ng Panginoon. Para siya ay may nakikipag-usap tayo sa Kanya at malaman natin kung anong ibig ipagawa sa atin. Mali pa tayo sa yung high-tech technology yun. Masisira ang mundo sa teknolohiya, lalo-lalo na sa nuclear, sa atomic bomb, pagpindot mo pa lang, dadiri na lang ang gagamitin ng labanan sa mundo, sa bansa, pindota na lang. Hindi na yung at magkukumbat ka pa, gagapang, yan, barilan. Yung po yung panahon, wala pa yung mga nuclear, pero sa panahon ngayon, missile, nakita niyo yung labanan sa dito sa Russia. Missile na, kaya halos pulbos na ang isang syudad dahil sa teknolohiya niyan. Dati nun, pupunta ka pa ng bundok para hanapin ang kalaban. Ngayon, hindi na. Satellite na, alam mo na kung saan nakatutok. Hanapin mo lang yung degrees nung punteria mo o yung azimuth. Kaya yeah, maraming ano yan, ginagamit ng mga makinarya para lamang matrace yung kalaban. Isang pindot sa bug. Yun, ganun po ang labanan ngayon. Kaya nakakatakot po kung ito ay sa ganitong bagay maglabanan ang bansa sa bansa. Pero huwag po tayo mag-abag. Dahil po sinabi ng salita ng Diyos,
sinabi nga niya na magkakaroon ng digmaan bansa sa bansa, pero hindi pa ito yung huli, hindi pa yung ito yung wakas. Yan. Huwag po tayong magabag. Magtiwala po tayo sa Panginoon sapagkat ang Panginoon naman ay nakagabay lagi. Hindi niya ito pamamaya. Kaya, ito naman sa Pinas, balik tayo sa ito naman pag-usapan natin. Magkakaroon ng eleksyon sa iyo. Di ba alam naman ang lahat? Magkakaroon ng eleksyon. Ang ilay patayan, bukutan. Bawat kandidato na nagkakaroon na rin mga yan sa debate. Nagkakaroon na rin ng hindi pagkakaintindihan. Dito wala pa tayong pinakampihan kapahayagan lang sa katotohanan lang na dapat pumili na totoong magiging sa bayan. Pag maraming tumatakbong may takot sa Diyos, nakikita rin natin na sila naninira. Nagsisinungaling na, pero wala po tayong pinapatama kundi real talk lang po. Ito po ay totoo nangyayari sa panahon ngayon. Gamit ang social media. Dapat tayo ipipili sa yung talagang karapat dapat yung mamumuno para sa ating bansa. Pero gaya ng pagpili ng Panginoon ayon sa kanyang kaluban, yung dapat po masunod. Siya po ay pumili ng mga apostol, Panginoon. Sa ng Panginoon, siya po yung pumili kung sino yung karapat dapat na maging mga alagad niya, ng mga pagkatiwala niya. Malibo na lang sa isa na pinagkanulo siya. Yung po ay dapat mangyari para siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo. Dahil nasusulat. Okay, balik tayo sa pinili. Nakikita po sa gawa 13:17. Ano ba sabi dito sa gawa 13:17? Ang Diyos ng ating Pastor Israel ang pumili sa ating mga ninuno. Sila'y ginawa niya isang malaking bansa habang naninirahan pa sila sa lupain ng Egypto, at sila'y nilabas niya doon sa pamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan. Kaya kung ang Diyos ang pumili sa iyo, napakadakila mo. Pinagpala ka dahil pinili ka ng Diyos. Kaya nga, kung ikaw ay nakakilala sa Diyos, pinagpala ka sa million tao. Pinili ka ng Diyos na ikaw ay magpuri sa Kanya. Diba? Mahirap naman yung hindi ka pansin ng Diyos. Dapat magpapansin ka sa Diyos. Lord, gagawa po ako nito. Pupurihin kita. Hanggang na nadulugod ang Diyos, ang purihin siya ng tao. Purihin siya ng kanyang nilalang. Hindi yung nilalang niya ay magpupuri sa lalang ng tao. Yan. Ang purihin natin yung lumalang sa tao, hindi yung nilalang ng tao. Kaya, pagpili ng Diyos sa atin ay dakila. Maging sa mga kandidato, sa magiging presidente, nawa ay sila ay pinili na karapat-dapat. At maging matalino tayo, sabi sa Kawikaan. Maging matalino tayo sa pagpili. Sabi sa Kawikaan 23:19, anak, maging matalino ka at pag-isipan mong mabuti ang iyong buhay. O, diba? Maging matalino. Dapat matalino tayo. Hindi yung, dito ako, maraming pera dito mo nagbibigyan isang libo. Ay, doon ako sa kabila. Maraming tao doon. Masaya. Pag po tayo pipili, alamin natin, saliksikin natin, ano ba itong aking buhay? Sino ba itong mabuto ko? Ito ba ay lugod-lugod sa Diyos? Ito ba ay gagawa sa para sa bayan? Hindi yung ito yung magnanakaw, hindi ito yung mabuto. Wala po ako pinapatamaan, pero real talk po,
Huwag po tayo manira ng kapwa. Huwag po natin sila sisiraan. Pagkat kung yun ang pinili ng Diyos, sisiraan mo para siniraan mo na rin ng Diyos. Pagkat ang gobyerno, Diyos ang gumawa. Kaya gumawa-gawa ang Diyos, pumipili para sa gobyerno. Pinipili niya the best para sa gobyerno, itatayo niya. Ganun po yun. Kaya sabi nga sa Roma 13, pasakit tayo sa gobyerno. Pagkat ang gobyerno, nilikhaan ng Diyos yan. Kaya pag kinakalaban ang gobyerno, kinakalaban mo ang Diyos. Pag kinalagay, rally doon, rally dito. Diyos ang kinakalaban mo. Diba? Kaya kahit kung ano man yung pinag-uutos ng gobyerno, sumunod po tayo. Dati, ganito, ako po ay ayoko magpabakuna. Kasi nga po sa mga balibalita sa social media na maraming namamatay, maraming napapahamak. Ang naisip ko po, kung ang batas ang gobyerno ay sa Diyos, hindi susunod sa gobyerno. Diyos ang gumawa ng gobyerno at ng batas. Ay ang pagbabaksin po ay yung po ay utos ng gobyerno. Kaya po ang pabakuna hanggang second dose. Pagkamat nakaramdam ako, pero itiwala ako sa Diyos. Sumagot siya ang Diyos. Iniligtas niya tayo sa kapahamakan. Kaya tayo po, tayo po ipapasakop sa gobyerno. Ano man ang kanila, mga binilin, o ano man tax sa sinasabi niya, sa gawa ng mga sa hackster po. Yung po magpag-tight sa pag-tax. Pag-tax po. Kaya mag-tax. Kasi po sa Kristo na mag-tax din yan. Hindi po makuha siya nakita sa coin ng Moses dahil tayo. Tapos nakita mag-tax din tayo. Nasa ibang lugar na tayo na asakop sila ng pamamahala ng gobyerno. Kaya tayo, sumunod ang Panginoon doon. Kaya tayo susunod din sa gobyerno. Mag-tax tayo. Kasi pinigita ka naman eh. Mag-tax ka. Kaya nga nabubuo sa mga sa dahil isa sa ang tax para mabuo isang bansa para may magastos sa mamamayan. Para iniipon lang sa isang agriculture yan. Akin na yung para may gastusin na lang. Pag may mga sakon, may mga trahedya, may mga sakto na pangangay na ng tao, may mabubunod. O, diba? Yung po, mahalaga po yung tax. At, yun, nandiyan na siya tayo. Maging matalino tayo sa pagpili. Ang piliin natin yung may dangal, yung may bihasa na sa paghawak ng pamahalaan. Yung mamamahala sa atin, alam na lang yung gagawin niya. Kesa rin sa wala pang experience na ibubuto mo, yung palay korap, huwag na. Kawawang bahay natin. Pero mas, kung mangyayari, pagbuto mo, pag-ilip sa paghawak mo ng lapis o ano may gagamitin sa pagbuto mo, pag kinumbi ka ng Holy Spirit, sige na ibuto mo. Siya ang pumili nun. Ibuto mo kahit meron kang sinusuporta ng kandidato. Alam niya yung kung sino yung mananalo. Kaya kung mananalo mo, hindi ka mapapahiya. Hindi mapapahang kung bayan mo. At kaya yung nagsabi sa'yo yung iboto mo. Plus, nag-convict sa'yo yung iboto mo. So, sundin mo yun. Panginoon mo yun. Iboto mo. Hindi ka mapapahiya. Kasi kung nag-plus sa'yo, tapos nag-dalong isip ka, sabi mo, ito naman yung aking bubuto. O, hindi ka na sumunod sa bulong ng Panginoon. Ay, bubuto mo yun. Sinabi sa'yo ng Holy Spirit, yun ay buto mo. Kasi yun ang the best. Kaya huwag tayo maghihinayang. Ako, ganun ang gagawin ko. Kung ako bubuto, at
tumulong ako sa Panginoon. Panginoon, sino po yung bubuhay? Oh, ayun. Ayun yung sulat ko. Huwag ka na magdadalo. Isip na. Ito, binuto ko. Binigyan akong pera nito. Ay, wala labas yung pera sa ano? Sa utos. Utok ng Espiritu. Kailangan, sumunod ka. Kaya na ibigay ng Diyos yung pera. Kaya na ibalik yung sa nagbigay sa'yo. Kaya tayo maging magpatalino sa pagpili ng punong bayan. Kaya sabi pa sa Kawikaan yan, 8:16, yung punong bayan, talino ng punong bayan ay sa akin nagbulong-mula at ako rin dahil ang pagpili. Ang kaisipan ng palatkaroon ng punong bayan, sa Diyos galing, talino ng punong bayan ay sa akin nagbulong-mula. Diyos ang bigay ng katalinuhan diyan. Kaya pag ang sa isang bayan, isang bansa ay galing sa Diyos ang katalinuhan, pinili pa, aasin subayan at may nagtatax. Ang mga men mo ay gusto magtax. O, pagdating ng pera, asin subayan mo. Matalino kayo, kaya mo panghawakan ng isang pamahalaan. Ano ba? Eh, paano ko ito? Walang alam. Nga. Anong gagawin ko sa yung advisor? Anong gagawin ko? O yung advisor, may advisor lang. Wala rin alam. Sekretaryo, ano ba ito? Tinatanong ako ni Mayor. Eh, paano kung wala lahat alam? Dahil lang sa palakasan noon pang mga pandarayan. Ay nga, wala na, bagsak ng gobyerno, bagsak na ipamahalan mo. Kailangan marunong ang nasa taas. Nanunungkulan pa baba, kaya niya ito silang dalhin. Sa iyong isipan lang, kaya mo i-drive ang pagpapatak mo ng isang pamahalaan. Linaw-linaw sa Kawikaan 8:16, talino na punong bayan ay sa akin nagmumula. Galing sa Diyos, at ako hindi ang dangalil at pagdakila. Siya ang dahil lang, kaya din nadakila, binibigyan ka ng pinuproklama ka, binibigyan ka ng pagkilala. Diyos ang ibigay sa iyo. Kaya kikilalaan ka bilang isang basan, isang bayan. Ano po? At kailangan matubid. Sabi sa Kawikaan 29:2, kapag matuwid ang namamahala, bayan ay nagsasaya. Ngunit tumatangin sa mga, nagulong ay masama. O, di ba? Pag matuwid ang namamahala, bayan ay nagsasaya. O, gaya nung, di ko nababanggitin na isang punong bayan, mabuti ang ginagawa niya. Namimigay siya ng relief, namimigay siya ng ayuda, at alam niyang pandemya, ang tao ay masaya. Malayo pa lang kumakaway na sa kanya. O, si punong bayan, masaya nagbibigay kahit umastos yung sarili niya pera. Di ba? Ganun ang isang nanonungkulan na mayor, punong bayan. Hindi niya inisip siya yung mama, kundi maglingkod. Ang inisip niya para sa kapakanan ng kanyang nasasakupan, inakita niya sumasaya. Kahit saan siya mag-isa, wala siyang bodyguard, ligtas siya. Hindi siya mapapahamak. Pero kung ikaw ay masama, sabi rito, ngunit tumatangis ang bayan kung ang pinuno ay masama. O, tatangis sila. Pag ikaw ay masama, ababarili ka, di ang mga mama yung tumatangis. Kaya napakabuti ng isang namumuno ay matuwid. May takot sa Diyos. Pinili ng Diyos. O, ang saya siguro na ang bayan may punong-puno ng pagpapala. O, dumarating na galing kay sa Pangulo, sa Pusakong Bigas. O, tataka ngayon itong mayor. Bakit pinadala? Siyempre, pagpala ka. Diyos ang utos na napadalang ka. Kasi yung bayan mo ay may saka nagtatax. Kaya habang nagtatax sila, tinumalaki ang pamahalaan mo ang iyong lupa, marami nagtatayo ng mga building, bahay. Umaangat ang
bayan mo nakikilala. Okay, mga besto na punta sa iyo. Nakita mo yung mga ibang lugar sa Manila. Talaga, mabigyan ang kataas. Hindi natin alam kung bakit. Pero mas maganda na alam natin na ang isang bayan pinagpala galing sa Diyos. Yun po ang maganda dyan. Pero bawat bansa, ito naman, malipat ako sa bawat bansa, may kanya-kanya leader. Diba? Presidente, Prime Minister, o hari. Huwag ko pamimiliin sa hari ako. Makita nyo, kasi pag presidente, marami umupos dyan. Senador, congressman, governor, mayor, barangaytano, dyan lahat na yan, pababa. Pag-hari, wala lang. Kukontra dyan. Pag sinabi niya, yun na yun. Kita ko yan, nung ako'y OFW pa. Kaya ang isang bansa na pinuntahan ko, napakayaman. Kasi wala kumukontra. Wala pasaway. Kahit sa ipagigay presidente, maraming kumukontra. Aawayin ka, mga posisyon. Yung pera dapat na pupunta sa mga may hati-hati sa mga senador, congressman, yung mga pork barrel na yan. Dapat hindi na lumalabas yan. Dapat pag-hari. Talagang hari yan. Susunod. Gawa ka dyan ng mga ganyan-ganyan. Kita-kita ko yun. Talagang pinagmulang ko lang pa kaya maglita ba sa pero si hari eh. Wala na kong kontra. Diba? Magaling magpatak ang isang hari. Pero dito sa ating pagdangon ng publiko lang pala ng mga nangyayari. Kawawa ba saan natin? Pero lahat yan dapat magpasakop sa Diyos. Diyos lang ang kanilang sasambayin. Wala na pinakamataas sa Pangulo sa hari kundi Diyos. Si Kristo, dahil kay Kristo binigay natin ang kapangyarihan, kapamahalaan. Mababasa ito natin sa Daniel 7:14. Sabi rito, binigyan siya ng kapamahalaan, karangalan ng kaharian upang paglingkuran siya ng lahat ng tao sa bawat bansa at wika. Ang pamamahalaan niya hindi magwawakas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Kaya lahat palapasakop kay Kristo. At maging hari ka, kung ano nga, sino kong pinakamatapit sa lupa, luluhod ka sa Panginoong Jesus. Sapagkat sabi sa Roma 14, kapagkat nasusulat, sabi ng Panginoon, dahil ako'y buhay, ang lahat ay luluhod sa harap ko, at ang bawat isa'y magpupuri sa Diyos. Sa awit 72:11, ang lahat ng mga hari, kagalang sa harap niya, ang mga isa'y magpupuri at maglilingkod sa tuwina. Lahat yan, kahit sino ka pa. Pero kung ikaw inanunungkulan, buhay ka pa, at ikay namatay, haharap sa kanyang panggulan sa trono ng Diyos. Ano bang ginawa mo nung kinumumunok sa bansa mo? Pinabayaan mo ba ang iyong dinalungan ba iyong bayan? Pero ang sila ay may kapangyarihan sa lupa. May karapatan sila sapagkat sabi nga sa Roma, may kapamahalan din ng mga gobyerno. May karapatan yan. May kapangyarihan yan. May kapangyarihan kang magparusa sapagkat hindi, sa gobyerno walang hindi kasi musunod. Dapat mong parusahan. Pero pagdating sa Diyos, pasakop ka. Wala kang kapangyarihan doon. Ang Diyos lang may kapangyarihan sa lahat ng sanglilikha, sang sinukob. Kaya ganun kadakila ang Diyos na buhay, nais niya siya ay sambahin sa Espiritu at Katotohanan. Ayaw niyang ang nilalang niya ay sasamba sa mga nilalang ng tao. Kaya ibang bansa ayaw, hindi kilala si Kristo. Marami sumasamba sa mga hayop. Yung iba sumasamba sa araw, sa buwan, sa bituin. Hindi nila kilala si Kristo. Yung iba, nakatitle kay Kristo pero iba paniniwala.
kanilang doktrina, may mga doktrina hindi naniniwala kay Kristo nung siya ay matakos sa krus, yung iba ay paniniwala ay yun lang, tao lang siya, pero paniwalaan niya na si Kristo ay Diyos, anak ng Diyos. Sapagkat ganito yun, pag karpintero ka, anak mo, karpintero, siyempre yung mama niya, pag ikay doktor, yung anak mo, doktor din. Doktor, siyempre. Kaya si Kristo, Diyos, anak ng Diyos eh. Diyos siya. Nagkatawang tao lang, pinababa lang siya ng Diyos para maabot tayo. Kasi hindi naman tayo kayang madala ng hayop para abutin tayo eh. So, dapat, ang pagbaba, kung hayop ay mabababay niya rito, dapat sa hayop siya maghahari. Ay tao si Kristo, kaya nagkatawang tao siya para tayo maabot. Amen. Kaya, buti na lamang at nakakilala ang marami sa Panginoon, hindi sa mga gawa ng kami na tao. Kaya sa Diyos ang kapurihan, karangalan ng parelanman. At meron pa pala. Bago tayo magtapos, yung kung naalala nyo yung Gomora, Sodom at Gomora, yan. Sila yung sumasama sa mga rebulto, sa mga Diyosan, sa mga mahali na gawa sila na humaling, babae sa babae, lalaki sa babae, lalaki sa lalaki. Kaya ang Diyos, pinaulanan sila ng apoy. Dahil hindi nakalulugod sa Diyos ang kanilang mga ginawa. Pinuksa sila. Sabi sa Amos 4:11, pinuksa kong ina sa inyong lungsod tulad ng Sodom at Gomorrah. Kaya parang nagbabagang kao inaagaw sa apoy. Ngunit ayaw pa rin yung manumbalik sa akin, sabi ni Yahweh. Kaya dapat tayo ay sasamba sa Diyos na buhay. Manumbalik tayo. Kung tayo man ay nahiwalay noon at hindi mo pakilala si Kristo, bumalik tayo sa Kanya. At tayo ay magpuri habang tayo ay makakapagpuri pa. Pero pag wala na tayo panahon para magpuri sa Kanya, hanapin ang Kanyang salita, wala natin magagawa. Ando na yung hatol. Hindi na tayo pwede ipagdasa ng iba. Hindi na tayo pwede ipanalangin ng iba. Habang tayo, kahit patay na tayo. Kasi yung iba, pinag-arasal pa. Patay na, matagal ng patay. 1901, 1902, patay na. Pinag-arasal pa. Wala na yun, nakatula na. Kaya kung tayo mananala, ang magdadasal sa isang tao, buhay. Yung kaya pa niyang manalangin, kaya pa niyang pagkakasipusko. Huwag ngayon mga patay na. Magpanalangin na tayo, magpalakasan tayo sa panalangin. Dahil pag ito'y namatay na, nakatula na ito. Hindi na pwede panalangin. O, hamuin mo sa ano yung katawad mo sa ganun. Hindi pwede yung ganun dalangin. Ay, ganun. Pag nakatulan na, ha? Wala na. Kaya habang buhay ka, may pag-asa ka. Kaya nga sabi nga, maghanda tayo eh. Dahil pagdating ng Panginoon na hindi ka handa, ano ba yung sinasabi kong handa? Yung handa, yung soul mo. Bakit? Paano ba ang paghahanda? Kailangan ikaw ay nasa presensya ng Panginoon. Lagi karoon ng katuon. Sabi sa Hebrews 2, ituon mong iyong mata sa Panginoon. Look unto Jesus, the finisher of our faith, sabi. Kailangan tayo nakatuon kay Kristo. Mating yan, sumala ka Kristo sa katawan. Ah, may iwan ka. Mating ang Panginoon sa rapture. Bye-bye. Kaya, maging ano tayo. Kaya nga, alam natin yung Biblia, isang dalang Diyos. Tayo ay sumunod ang may pinag-agawa niya. Kaya napakasarap. Napakasarap siyang
siya ay puno ng puno ng puno ng puno siya ng kapala, ng habag. Sabi nga niya, kahabag ako, nais ko kahabagan. Kaya ako niya kung nahabag si Diyos. Panginoon, kahabag mo ko. Gusto ko makalapit sa Diyos. Hindi ka paglatawin ng Diyos. Ano, kita ka niya, paghaharihan ka niya. Gagawa siyang parang pare ka yung kakilala. Magpapadala yan ng mga evangelist, mga missionary para makilala si Kristo. O gagawa siya ng isang bagay para makilala mo siya. Papasyal ng hindi sa evangelist. So, makakarinig ka ngayon ng mga sinisigaw nila sa mga kanto sa mga kalsada. Tulad ng ginagawa ng ilan dyan sa kalsada, sa palengke. Na hindi ko na mababanggitin pero yan ay masisipag ng evangelist yan. Sila po yung ginamit ng Diyos para ang kanyang salita ay mahayag, makarating sa bawat sulok ng isang bayan. Kaya patuloy lang tayo. Huwag natin pagtawanan yung sinasabi ng mga naghahayag na salita ng Diyos sa pagkakahatulang ka ng Diyos pagdating pag ikay namatay. Kaya kailangan tayo ay maging masunurin sa mga bawat narinig natin. Sabi nga, pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Wala namang makakapakinig kung walang maghahayag. Kaya kailangan tayo ay makinig, magbasa ng Biblia. Muli dilidiliin araw at gabi, sabihin Diyos sa 1:8. Kaya patuloy lang tayo. Ito yung panghina ng loob. Dahil ang, pag ikaw ay punong-punong ng pagsubok, mahal ka ng Diyos. Pag ikipinapalo ng Diyos, mahal ka ng Diyos. Kaya ako nagpapasalamat sa Diyos dahil naranasan ko ng paluin, naranasan ko ng pagsubok, pero andiyan pa rin ako, hindi ako bumilito sa Kanya. Pagamat ang Diyos ay nagbibigay ng mga bagay na makapagpagising sa iyo. Kung ikaw ay mataas ang pride, pagisigil ng Diyos, apaloy ka. Kaya, ganun din na dapat mga namumuno. May takot sa Diyos, may hindi natatangi sa kanyang sasakupan kung sino man yung may lumapit na reklamo sa kanyang opisina, tugunan na niya at ibigay doon sa nararapat na mag-ayos ng mga usapin. Yun. At patuloy lamang tayo na magpasakop, makinig, magbasa ng Biblia, magpalakasan sa salita ng Diyos. Excuse me. At maging matalino. At idalangin natin na ang buong mundo ay maging payapa, tumahimik na at hindi na magkaroon ng digmaan. Bagamat ito ay nasusulat, ay siguro ay hindi pa muna ngayon dahil may mga ginagawa pang mahalaga na ang Diyos ay andyan sa inunod na sa atin nagpabantay. Pero kung kalooban na talaga Diyos, wala tayong magagawa. Pasalamat na lang tayo at ang lahat na susulat ay nagaganap na. Magaganap pa. At ang iba ay naganap na. Kaya patuloy lang tayo magpasa. Magpasakop, sumamba, at magtiwala sa Panginoon. Sa kanyang kapurihan, karangalan, magpakilanman, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, Panginoon, sa mission or sa mensaheng ito na patuloy kang nagbibigay sa akin ng mensahe na sasabihin ko bagamat ako ay mababa lamang or wala akong kakayaan sa pag-memorya ng Bible, pero andiyan ka para lang kami bigyan ng mga makalangit na mensahe.
Salamat po sa nakarinig. Salamat sa mga tao na ang puso ay handa kang tanggapin. Nawa ang mensahe ito ay makarating sa bawat surok ng Pilipinas o ng buong mundo, sapagkat maraming mga Pilipino ang nalaganap, Panginoon. Kaya salamat po sa mensahe, sa iyong papuri, kaluwalhatian. Amen. In Jesus' name.